learned. And now, say forward, Mr. Archie de la Cruz. Okay, I believe that it's about time for us to realize sa mga realities of our present times. Unang-una, nanumuhay tayo sa isang generation na period of time na napakabilis ng pangyayari sa mga buhay natin, napakaambilis ng pacing ng mga bagay-bagay. At para bagang dumadaan lang ang mga pagkakataon, ang panahon at ang oras ay bumibilis ng kanyang pagtakbo at parang narealize na tumatanda na tayo. And we live in a generation na napakaraming mga stressors. Some of this may be manageable. Some are really beyond our control. At dapat magkaroon tayo ng mga matatalino at marunong ng pagtingin sa mga bagay na ito to keep our sanity and to keep our productivity and functionality, if I may say, sa lens ng counseling. Alam nyo, na-realize ko lang din at since mabilis nga pagtakbo ng panahon, dapat ay magkaroon tayo ng mga good choices to make our life more productive and meaningful. Ang mga stressors ay bagay na nagpapatanda sa atin at kumbaga ibig sa atin na inaubusan ng sapat para magpahinga at matulog, magkaroon tayong mga quality time supposedly with our loved ones, especially family, mga bagay na dapat ay non-negotiable to keep our lives in placement. I noticed then that the medical professionals will agree that some of our physical disabilities and illnesses are caused by the stress that we encounter from time to time. So the challenge here is that we should know how to self-care. We should know how to self-care. Pag sinabing self-care, hindi naman masama na ibigin mo yung sarili mo because you cannot love others if you don't love yourself. But the moment it becomes excessive, then nagkakaroon talaga tayo ng problema. So a good amount of paying attention to the cries of your body at the cries of your socio-emotional state of being is very, very important palagi. Ang maganda rin dyan, ginagawa yung parang tinatawag namin na self-inventory. A good time to pause, to breathe, and realize what is it that I am doing, whose purpose I am living, ano yung mga ginagawa ako para maka-contribute doon sa aking life purpose. Importante rin yan eh. If a person loses yung kanyang vision of his existence, he'll probably consider a dead person already. But when we come to realize, yung araw-araw na ginagawa natin, may kinalaman sa ating purpose, ay napaka-importanting bagay po niyan. So, to keep our sanity, to keep our productivity, importante that we could have a good amount of sleep. Adequate sleep would be considered as 7 hours per night. Tapos, ano pa ba, magkaroon tayo ng balanced diet, we get to be mindful what we eat, sapagkat yung mga adults ay marami silang regret, sapagkat yung kanilang mga physical disabilities ay probably caused by the poor choices of what they eat sa kasalukuyan. Ano pa ba, a good amount of exercise, no, at least once a week or twice a week because as you know, exercise produces extra dopamines in the brain that helps us to think clearly and logically. What else? Good quality time with friends and loved ones. Alam mo, it's always therapeutic to be around people na gustong-gusto mo. People na medyo mababa ang yung mga walls of defense. You can be natural when you can actually unmask yourself. You can be metaphorically face these people naked but not necessarily be ashamed. But you know, because acceptance and love is there. Some people enjoy rest by getting in touch with the nature, the creation of God. They see the movements of the trees and the plants as God's means to connect to us. Ano ba yung mga therapeutic na mga bagay na personal na gagawa ko? You know, I enjoy looking at the baby. Pag gumawa ako ng isang sanggol sa kanyang pagiging naive o kaya naman talagang pure, parang na nagkakaroon sa akin nakakaibang replenishment of my mind and my stress to go on at while holding a baby in my arms. Nakatulong din sa iba, halimbawa, some people get relaxed when they get a good cup of coffee with friends. It matters eh, not just the coffee, but who are the people na kasamang umiinom. Iba naman ay they eat, but sometimes, some people need to be mindful, they either overeat, o kaya naman ay they engage themselves too much sa pagkain, kaya hindi rin maganda. Lahat naman kasi ng labis ay hindi maganda. Para alam ko lang dito, we must be able to identify what makes us more relaxed, what makes us more yung mare-replenish. Replenishment is like a term ginagamit sa accountancy and stocks para makita natin
may mga nawawala, dapat we know how to put in para makapagbigay din tayo sa iba. Ako personally, as a counselor, I know when my emotional cup is filled. I must know when to cry to the Lord. I must know when I need supervision. That's very important also, mentoring and supervision. I must know when I need to sit down with my peers to process or do case conference, sapagkat I must realize my limitation. I must be a good steward of my body. Our bodies are temples of the Holy Spirit, and I must take care of the condition of my brain, sapagkat I must be very careful when to unload, when to learn and relearn, and I must keep enriching my brain and my mind and my being hanggat pinapahintulot ng Panginoon ako'y malakas at buhay pa, so that maging efficacious ako sa pagkakatawag sa akin ng Panginoon bilang isang individual, a member of society, not just becoming a counselor myself.